Entertainment. Welcome to my YouTube channel again, Brian Motorworks. Magandang araw po sa inyo. Muli po tayo nagbabalik. May gagawin tayo ngayon, Euro 150. Ngayon, ang issue po nito mga kamotors, nag-overcharge. Sa tingin ko, overcharge po to kasi kinalas na po yung battery ng may-ari. Ito, shoutout pala kay Barik. Ito, ayan, may-ari. Ayan, kinalas na po niya yung battery. Kasi po, biglang uminit daw po siya. Tapos may nagamoy. Ayan. Ayan o, oh, naglobo nga po siya. Ito. Ayan o, oh, lumaki po yung dito niya. Ayan. Ngayon, tama yung ginawa niya. Tinanggalan niya muna yung connection. Mga kamotors, tapos dinala niya dito yung motor. Ngayon, ito troubleshoot natin mga kamotors. Bakit siya nag-overcharge. Tignan natin kung ano po yung kanyang sira, mga kamotors. Okay? Ito, ituturo ko po sa napakadaling paraan. Okay mga kamotors, umpisa na po natin. Ito yung socket ng ating mga kamotors. Socket ng ating stator. Ito po ay nanggaling sa ating stator, paakyat sa ating regulator mga kamotors. Kakalasin po natin ito. Yan. Dahil sira-sira na po ito yung mga niya. Hindi na natin gagamitin ito. Irerekta ko na lang po siya mga kamotors. Irerekta ko na lahat yung mga wire niya. Hindi na ako gagamit ng socket nito mga kamotors. Para po lumang-luma na po siya. Tsaka laspag na. Ito, sunog pa. Ito. Ayan, sunog pa mga kamotors. Kaya irerekta ko na lang yung mga wire niya. Color coding naman itong mga ito mga kamotors. Pero itetest muna natin yung kanyang stator. Gamit ang ating test light mga kamotors. Ito. Kanyang pink wire at yellow wire. Bisan rechangeable na kulay white to, yung kulay pink na to mga kamotors. Okay, ito. Yan mga kamotors, okay naman po yung ating stator mga kamotors. Full wave na po ito mga kamotors, naka-full wave po yung motor na to. Kaya pag-test natin sa full wave, ang pag-test natin sa full wave, yung clip ng ating test light, kahit saan sa dalawang ito, ilagay mo, tapos ito, iano mo kahit saan dyan, sa dilaw o doon sa kulay pink, kailangan iilaw siya. Vice versa, ganun din. Sa kabila, tapos yung kulay pink naman, ganyan din mo. Okay? Kahit alis sa dalawang yan, ipik mo yung isa, tapos ito, ganyan mo, kailangan iilaw siya. Ngayon, umilaw naman yung dalawang ito, mga kamotors, ibig sabihin, wala sira yung ating stator. Ngayon, dito tayo pupunta. Paakyat tayo dito sa kanyang regulator. Dahil po, overcharging po to mga kamotors. Baka hindi na niya nakokontrol yung current. Hindi na niya nakokontrol yung current para i-convert yung AC to DC palabas sa output ng ating regulator. Ngayon, sobra-sobra po yung hindi na niya makontrol mga kamotors yung current palabas. Kaya nag-overcharge na. Ngayon, ibig sabihin ng mga kamotors, pag ganyan, hindi na niya nako-convert yung regulator, hindi na nako-convert yung ating current, or hindi na niya nako-control yung voltage. Ganun mangyayari. Mag-overcharge po yung ating battery, mga kamotors. Lolobo po siya. Okay? Ngayon, tanggalin mo yung takip.
Bro, meron ko pang gagawin kotse ah. Oo ah? Okay ka ba, Tars? Ito ngayon, nandito na tayo sa taas. Ito. Ito yung kanyang regulator, rectifier. Ito yung socket niya. Ngayon kakalasin natin to socket niya. Mga kamotors, para masubukan natin dito yung wire na nanggaling sa ating stator, pakyat dito. Itetest natin mga kamotors. Baka may... Itetest lang natin dito mga kamotors yung kulay pink wire at saka yung kulay yellow. Okay? Para makita natin mga kamotors kung hindi po siya putol. Ito, tsaka yung kulay dilaw. Yan mga kamotors, tetest po natin itong dalawa, yung kulay pink, ito. Okay, good po sila mga kamotors. Okay, maayos po sila mga kamotors, yung wire na nanggaling dito sa ating stator. Pakyat dito, ito, yung kulay yellow wire at saka yung pink wire, ibig sabihin, maayos po sila, wala po silang putol. Ito po yung nanggaling dito sa ating socket ng stator, pocket dito. O ngayon, ibabalik na po natin yan, mga kamotors. Ibig sabihin, maayos po yung charging system natin na nagmula dito sa ating stator. Okay? Kapag po umaandar na yung motor, naglalabas po ng current yung ating stator papunta sa ating regulator. Ngayon, ang regulator naman, yan ang magkocontrol ng current at magkoconvert from AC to DC, DC power. At yan din ang magkocontrol ng current mga kamotors para eksaktong-eksakto lamang ang voltayang ilalabas niya papunta sa ating battery. Ngayon, ang nangyari dito mga kamotors, maayos po to yung ating charging system. Okay, bali ang... nakikita ko pong sira dito mga kamotors, yung regulator. Regulator po yung sira niya, mga kamotors. Dahil na-test na po natin yung kanyang stator. Kita nyo naman, di ba, nailaw siya, umiilaw sila, pati yung hanggang dito sa papunta sa ating rectifier, umiilaw naman. Oh, maayos naman, walang putol, walang sunog, okay. Ngayon, dito po yung sira, yung ating regulator, rectifier, dito. Papalitan po natin yung kanyang regulator mga kamotors. Ito mga kamotors ang ipapalit natin, liwa. Ngayon ito, papalitan na natin ito. Kukunin ko lang po yung socket niya ito. Kasi iba po yung socket nito. Kukunin ko lang po ito. Okay? Yan mga kamotors, lalagay na po namin. Ito. Okay, mga kamotors, nilagay na po namin yung kanyang tangke. Okay. Okay, mga kamotors, yan, tapos na po siya. Okay, 100% po, regulator po yung sira dito, mga kamotors. Hindi ko na po napakita kung ano yung lumalabas na bultay sa kanya. Ano, dahil sira po yung ating bultay tester. Hindi pa po siya nabila ng battery. Okay mga kamotors, yun lamang po mga kamotors. Subscribe my YouTube channel, like and share. Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Okay, bye bye.